Nakikita nyo ba yan? Ito po ay survey ng Pulse Asia. Ang petsa po ng survey, Feb 18 to 23. Eh siyempre, hindi naman o oras na ma-survey eh kuha na kagad eh, no? Yung bang tabulation release kagad. So kukwentahin muna nila 'yan. Pero hindi ma-magicin, ha. Hindi ma-magicin, kukwentahin. Oh, ayan ha. Ulitin natin. In all fairness sa Pulse Asia, ganoon naman talaga kapag nag-survey, it takes say 1 week to 2 para po bago nila ilabas. So hindi po yung survey ng Pulse Asia 2022 elections first choice presidential preference by location. So andi ni po. Ito po yung survey mga kaibigan, ano? Nangunguna Bongbong Marcos 60%. Pumapangalawa Lenny Robredo 15%. Teka, parang hindi naman nagbabago. Hindi kaya nagkamali ang Pulse Asia dito. Eh, nung survey nila noong January, ganito din eh. Oh. Yung survey ng February, oh, ganito rin. 60 din. Naku. Hindi naman nagbabago eh. Hirap na yung mga kalaban ni Bongbong Marcos. Kung ano-ano nang ginagawa. Ganun pa rin. Nakakainis naman itong Pulse Asia. Hindi kaya itong Pulse Asia na ito, kakampi ng BBM to. Hindi. Ay, Pulse Asia. Joke lang yan, ha? Joke. Maaari kasing itong ganitong mga survey ay pagdudahan dahil number one pa naman sa Google Trends nung nakaraang linggo itong si VP Lenny Robredo, tapos bigla nyo ilalabas tong survey na to na milya-milya ang layo ni BBM kay VP Lenny Robredo. You are adding insult to injury, my friends. Taga-Pulse Asia. And then natutuloy na natin. Hindi ni po. Marcos Bongbong 60%. Robredo Lenny 15%. Pangatlo, layo. Teka muna, kwentahin nga muna natin. 60 minus 15. Carry 1. Okay. Bar 1 para kayo. 45 ang difference. Sus Mariano Kahindo, mga kaibigan. No? Sobra naman to. Hindi kaya nagkamali ng pagsusulat yung Pulse Asia dito. Hira itong Pulse Asia. Robredo Lenny, 15. Dumbagoso Iscomoreno, 10. Pacquiao, 8. Lacson, 2. Yung iba medyo malayo eh. Malayo na ha? So, ito pong survey na to, Feb 18 to 23, ay ginawa po ng Pulse Asia base sa likely voters of 100%. Siguro tatanong nyo, no? Ang tatanong nyo, paano ba distribution? Hindi na yun. Hindi po yung distribution para naman na ito. RP, ibig sabihin buong Pilipinas, yung Bongbong Marcos, ayun, 60%. NCR, yung NCR po ay 66. Ano? 66% siya dito. Yung NCR comprises of 11% ng lahat ng sinurvey nila. Ganun po yun eh. Tapos, yung balance Luzon na napakalaki po niya, alam nyo naman, ang Region 4, ang pinakamayaman sa dami ng botante. Region 4, Region 4A, Region 3, ayan, malalaki po botante dyan. Ayan.
Ito po, si BBM po doon ay 58%. Pero teka, ang hindi ko maintindihan, ba't ang lakas ni Bongbong sa NCR, eh, kalakas dapat dito ni BB Lenny dahil andito yung mga, kung ano, diba? Mga malalaka, sakalam, o, oh, ayan. 66%, Balanced Luzon, ito, ay, teka, Balanced Luzon, 58%, Visayas, 53%. Eh, hindi ba yung Iloilo sa kayong Bacolod na may yung Bacolod may 70,000 na nagrally daw doon na Makaleni kaya Bacolod eh Bacolod turns pink sabi ng ganun. Ito 53% no. Si BBM ang taas. Mindanao 68% pinakamataas pala si Mindanao. Ang birang pati so. Yan na, ulitin natin mga kaibigan, andito po yung ano, Bongbong Marcos, 60, sumunod, BP Lenny, 15, Lumagoso, 10, Pacquiao, 8, Lacson, 2. Mabigat tong ano to. Mabigat, ewan ko. Di ba, eh, mahaba pa naman, eh, mga bata. Mahaba pa naman, huwag kayong mawala ng pag-asa, mga kaibigan. Alam nyo, sabi nga, eh, hanggat hindi tumutunog yung final buzzer, kumbaga sa basketball, eh, hindi pa tapos ang boxing. Oh, wala, hindi pa finish. Walang finish dito, hanggat hindi pa. Sabi nga, no, nilasirang si Joe Cantada, nung nanonood ako ng mga coverage sa basketball, sabi niya, we have an eternity. We have an eternity of basketball ahead of us. Kahit na last 2 minutes na lang yan. So, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Eh, ito, may mga alaskador pa dito. Si Chess Kudya. Uy, Kudya. May kaklase ata ang Kudya. Kahapon ko dito sa San Isidro, Nueva Ecija, may pagtitipo ng mga kakamping sa bilang ko po eh, hindi tataas sa 150 katao. Eh, hindi naman siguro, okay naman na, baka naman na, oh, baka naman na kayo ay, saka hindi naman major yan sa San Isidro. Baka naman di major event yan. Eh. Abangan nyo, pag dumating nyo si BP Lenny, saka hindi naman nakikita yung mga drone shots ng Lenny Kiko event. Ang daming tao, di ba? Eh, hindi nyo ba napapansin? Pagka nag-drone shot na ganyan, ang dami. Hindi magkama, ang daming tao. Punong-puno. Oh. Ganun talaga. Eh sige, sabi ni Hayes Lapore, Feb 18 to 23 daw po yan, Katunying. Hindi pa kasama yun sa Bacolod kasi March daw yun. Hindi, kaya nga sabi ko, hindi ko sinasabing tapos na laban, ha. Ang sinasabi ko, huwag kayong magkampante. Kung sino man yung mga lamang dyan, kleng-kleng, hey, thank you sa padala mong stars, kleng-kleng si Deno. Kung sino man yung lamang ngayon, huwag niyo sabihin na panalo na. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang laban. Ayun ang sinasabi ko sa inyo. Kaya huwag kayong paala nyo. Sa Isabela, ang dami nagpunta kay VP Lenny. May drone shot eh. Hindi nyo ba nakita yung mga drone? Sa Tungiga raw, Cagayan. Oh, may mga drone shots. Ay, mahina kayo eh. Itong mga survey na yan, huwag kayong panghihinaan ng loob. Kung ako sa mga tropa ni VP Lenny Robredo, fight lang, fight. Fight lang. Okay lang yan. Wilson Amigo, alam mo pala yun, ha? Wilson Amigo, sa sustansya at lasa, walang tatalo. Wala pa rin tatalo sa Alaska.
noon, kagididilat ko lang. Tapos sabi ko, busta-busta ko, sabi ko, hey nako, lawang nalaman na nga si Bongbong. Ang gusto niyo, makahabol si Lenny. Parang gano'n, parang gusto niyo makahabol si Lenny. Ang laki-laki ng lamang ni Bongbong. Eh paano kayo makakahabol? Eh mga mata pobre kayo. Parang gano'n. Tapos sabi ko, kaya busita-busita ako, hindi dahil sa natatalo si Bongbong. Napubusit ako kasi walang challenge. Kasi ka ako, pag kayo nagpakamata pobre, lalo kayo matatalo sa eleksyon. Alam niyo ba yung mga ano guys? Yung mga paandar nila ng mga M&M for Lenny? Hindi niyo ba alam kung ano ginagawa? Hindi niyo ba naiintindihan? So ano yun? Pag may lawyers halimbawa for Lenny, for may doctors for Lenny, merong diba, actuaries for Lenny, feeling niyo guys, feeling nyo may impress kami? Hindi. Ibig sabihin nun, kayo yung economic elite, tapos kami, masa. Eh, sino mas marami? Masa. Sorry kayo, iyak kayo. Ending nyo, iyak. Ganun po ending nun. Nakakaloka kayo. Eh, imbis na ipakita nyo na you are one of us at para mabuyo nyo kami sa dulo na iboto yung kandidato ninyo, eh lalo kayong gumagawa ng othering. Ibig sabihin po ng othering, ginagawa mong other yung ibang tao. So, nagiging kayong threat imbes na kakampi. Dapat, bago kayo mag-convince ng tao, you first have to show na you are one of them. Para hindi ka i-treat as foreign matter. Eh, yung mga for Lenny na yan, ganun yung nangyayari. Hindi nyo ba nagigets? Ewan ko, tali-talino ninyo, wala kayong EQ. Ba't ganun?